kapayapaan, kay buti ng Ama sadyang kay dakila niya, sa twina'y pagbati, pag-ibig sa twina, ang pahatid at pabatid sa inyo, mga minamahal na anak niya, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Kumusta ka na? Naway patuloy kang magtiwala at maniwala nang makamit mo ang hiwaga. May nakita na ba kayong gawain ganito na araw-araw? Araw-araw may naglilingkod sa inyo na ganito? Kung mayroon po kayong nakita na, paki-invite nyo lang po si Apo Kunching at nang makatungo tayo. Kung may alam kayo sa buong Pilipinas, may nalaman na kayong ganitong gawain araw-araw at ganito ang pasimula, pagbabahagi at pagpapahayag na sa pamamagitan ng kadakilaan ng Ama araw-araw na paghahandog at paghahari niya, sabihin niyo po at tutungo tayo, pasasalamatan natin sila. Nang sa gayon, sa kanilang ginagampanan, ang kadakilaan ng Ama'y lubos mapakilala at makilala pa. Kung may nababatid kayo na ganito ang ginagampanan, lahat ay tanggap, lahat ay tinatanggap, walang tinatangit, walang pinipili. Mayaman ka man, matalino ka man, pantay ka sa mahirap at mangmang. Na pagtungo nyo rito, wala kayong tatanong magkano ba ang bayad at walang itatanong sa inyo, ano dala mo. Na kapag sinalubong kayo, ay ang pag-ibig ng Ama ang pinadarama. Purihin niyo sila kapag may alam na kayong ganito ang ginagawa. Sapagkat walang gaganap, walang tutupad, na walang kabayaran, araw-araw ay ganito ang gagawin. Tatalikdan ang mga mahal sa buhay, iiwanan ang hanap buhay para maglingkod sa hindi kaano-ano na walang hinihintay na kapalit, kundi para maglaga at sa Ama ay tumanggap. Kung may nabilitaan na kayo, ipabatid nyo lamang at ipagbigay alam. Tutungo si Apo Kunching at doon ay pasasalamatan sila sapagkat maliwanag ang tinuran. Galugaring wanak ang buong Pilipinas maging sa ibang bansa. Tamang may gawain, may gamutan, may mga manggagamot, subalit wala ang ganitong gampanin na araw-araw inahayag ang aral ko. Naglilingkod na di nagtatantot, nagsusuri anong pakinabang ng mga naglilingkod, kundi ang ginugusto'y pakinabang ng kapwa at ang pag-ibig ng Ama ang dinarama. Iba't iba ang gampanin, iba't iba ang gawain. At ang bawat gampanin at gawain, iisa lamang ang may tukoy ng kaalaman at karunungan sa kabanalan, Ama pa rin. Kaya't kung mayroon kayong alam, at may nasaksiyan na kayo't nakita, tayo na, makiisa rin kayo. Kung tatanggapin kayong maluwag sa puso nila,
pasalamatan niyo'y Ama, sapagkat sila'y kasama. Kaisa at magkakaisa. Sapagkat ang gampanin at gawain iba't iba, ngunit sa iisang Ama, isa layunin niya at hikain ang magkaisang mga anak niya at makilala at kilalanin siya at mahalin siya. Pag-arian kayo, mga minamahal ko. Laging bukas ang pintuan para magpapasok at magmahal. Laging nakahanda para ibigay ang marapat. Kahit sa araw ng Linggo ito, ay bukas pa rin. Hindi lang nakabuladlad na ganyan. Subalit malayang pumasok ang may gustong manalangin. Kaya't kahit araw ng Linggo, may nananalangin dito sa dakong ito. Kahit araw ng Linggo, may mga nagdadaan, dili kayo may nagsasadya para magtungo rito. At di man sila nakatutungo ang wika nga at salita nila. Hindi man po kami dumadalo ng gawain. Kami po'y namamanata. Ang ginagawa ng tao, hindi nakikita ng sinumang kapwa niya kapag wala siyang alam sa ginagawa niya. Subalit ang Ama'y batid na batid niya ang bawat ginagawa ng mga anak niya, araw at gabi man. Kaya't masiyahan kayo at matuwa, magalak kayo pawa, kapag ang gampanin at ginagawa ninyo'y sa mabuti at ikabubuti. Sapagkat doon ang layon at nasa ng Ama, ang ibigin at magmahal ang isa't isa. Magmahalan, pawa sila. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Alalaumbaga, walang hindi matutupad sa kalooban at kagustuhan ng Ama. Subalit gaano man ang kagustuhan ng tao, kung hindi kalooban ng Ama, hindi niya ito magagawa at hindi niya matutupad. Kaya't magala kayo sa mga natutupad at nagaganap na adhikain ninyo na pinatutupad at pinagaganap at naway maging ganap kayong marapat sa pananaw at paghahari niya at patuloy niyong makilala at madama siya upang patuloy niyong makilala kung sino't ano siya bilang Diyos Ama ng katotohanan at Diyos ng sanlibutan maging ng kaharian ng langit. Pag-arian kayo, mga minamahal ko. Mula sa Eklesiastiko. Nilikha ng Panginoon ang tao mula sa alabok at ito'y alabok din uuwi. Sa alabok din siya magbabalik. Binigyan niya ang tao ng takdang haba ng buhay, ngunit ipinailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa. Pinagkalooban niya sila ng kalakasang tulad ng sa kanya at ginawa silang kawangis niya. Inibig ng Panginoon na ang lahat ng may buhay ay matakot sa tao. At maghari ito sa mga hayop sa lupa at ibon sa himpapawid. Binigyan sila ng Panginoon ng limang pandamdam at binigyan pa rin ng pang-anim, katalinuhan at pampito, isip. Sa pamamagitan nito, nabibigyan nila ng kahulugan ang nagdaraan sa pandamdam. Binigyan niya ang tao ng dila, mga mata at tainga, at kapangyarihang mag-isip at magpasya. Pinuspos pa niya ng kaalaman at karunungan at tinuruang kumilala ng mabuti at masama. Pinaliwanag ng Panginoon ang isipan ng mga tao at ipinakilala sa kanila ang karilagan ng kanyang nilalang. At ipinahintulot niya sa
na ipagkapuri nila magpakailanman ang kanyang mga kahangahangang ginawa upang papurihan nila ang kanyang pangalan at ipahayag ang kadakilaan ng kanyang mga gawa. Ibinigay niya sa tao ang kanyang mga aral at ipinamana sa kanila ang kautusan na magbibigay buhay. Nakipagtipan siya sa mga tao magpakailanman at ipinahayag sa kanila ang kanyang mga kautusan. Ipinakita sa kanila ang kanyang di matingkalang kamahalan at ipinarinig sa kanila ang kanyang bathalang tinig. Sinabi sa kanya, sa kanila, huwag kayong gagawa ng masama. At ibinatas sa kanila ang tungkulin sa bawat isa sa kanyang kapwa. Nakikita ng Panginoon ang lahat ng ginagawa ng tao at walang nalilingid sa kanya na anuman. Sadyang ang walang malilihim, walang may tatangi ang tao sa Ama. Sapagkat iniisip pa lamang niya'y nababasa niya na. Ang damdamin niya'y walang makapaglilihim kailanman, sapagkat talastas, tarok at nalilirip niya ang kalooban. Sa mga sinasambit, dili kaya'y tinuturan walang nakaligtas sa kanya, sapagkat lahat ng ito'y narinig kahit sinong nagturan. Binabalangkas pa lamang ng tao, batid niya na kung mabubuo nila o matatapos nila, dili kaya'y mapagtatagumpayan nila. Iniisip pa lamang, alam na alam niya na kung mabuti't masama ang laman ng isipan. Pangarap pa lamang nila, nakita niya na kung matutupad ang pangarap nila o hindi ito matutupad. Wala ngang sa kanya'y malilihim sapagkat binigyan niya ng pandama ang tao na marapat ito'y makilala ng Ama kung sino sa kanya at makita ng tao kung ano siya. Binigyan sila ng karunungan at katalinuhan sa kanilang kaisipan ito'y dinaratal upang maunawa ang tuwiran kung ano ang layunin ng kabutihan at kung ano at sino ang nagbibigay ng mabuti. Sinadya niyang makawangis ang tao sa kanyang kadikalaan ay walang makakatulad. Ngunit sa kanya bilang kaanyuan na may pandama, binahaginan niya sila. Tunay nga ang kahiwagaan ay taglay niya at ang kapangyarihang hindi matatanto at malilirip ng hindi kumikilala. Subalit, ang lahat ng sa kanya'y nagnanasang kumilala at makilala na pagwawarit na pagtatanto nila kung ano ang layunin niyang bilang Ama. O halina, mga minamahal ko, magagawa niyong makawangis ang kabutihan at kagandahang loob ng Ama kung tuwiran niyo siyang dadamhin at kikilalanin. At magagawa niyang mabuti at higit pang mapakabuti at makabubuti kanino mang anak niya kapag siya'y tinanggap at lubos kinilala. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, pag-arian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagala kay inyong kantan. Alala umbaga, walang nauna na di mahuhuli. Walang nahuli na di mauna. Ang tinuran sa inyo'y hindi ibig sabihin ay tinutuligsa ang mga gawain. Lalo't hindi rin ibig sabihin ang dakong ito'y banal ang nakatahan lahat bilang mga tao. Kundi ang wiwika at sasambitin, banal ang nagahari at pinagahari kabutihan. Kaya't kung mapagaharian ang mga nasang pagharian, tuwir ang mapapatotohanang buhay ang nagahari sa kabutihan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala umbaga, maliwanag ang tao ay nabuhay hindi ganang sa kanya at di ganang siya.
Nabuhay ang tao sa ganang may bumuhay at di nakita ang tagabuhay ng mga patay at walang buhay. Kaya't ang may pag-asa sa kanya tuwirang umaasa, habang may hininga, may buhay nakakantan. Nagalak, sigla, at liwanag. Sa kabila man ng mga pinagdaraanan, siyang nagpapatatag at nagpapatibay. Siyang nagbibigay ng unawa kaninuman at tuwirang paglingap ay kanyang idinaratal. Kaya't kung lahat lamang ay dadama at tuwirang siya'y dadamhin, walang magsasabing siya'y api at api-apihan. Sumay niyong kapayapaan, mga minamahal, sapagkat kung di ka man minamahal at tinatanggap ng kapwa mo, yung amang mapagmahal kaninumang anak niya ay damang-dama mo kung papaano siya umibig kung kikilalanin mo. Kaya't ang pag-ibig na iyon ang marapat mabuhay sa puso ng bawat isa upang hindi nila masabing, ako'y kaawa-awang nila lang. Kapag ginawan kayo ng di mabuti ng kapwa nyo ang wika ng kapwa nyo at maging kayo sa sarili nyo'y kawawa naman ako't kawawa naman siya. Subalit tandaan ninyo, ang gumagawa ng di mabuti sa kapwa, silang kawa-awa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal. Alalaong baga, malapit lamang ang ama kaninuman, kaya't siya'y damhin at mararamdaman, sapagkat di siya lumilisan kailanpaman, bagkos siya'y kaakibat ng sinumang nilalang. Kaya't sa inyong lahat, mapagharian, nawa kayong ganap. Nek karamanihanam, nek karamanihanam, nek karamanihanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dahil tapat at totoo ang Diyos, maliwanag ang kanyang salita. Inibig ng Panginoon ang lahat ng may buhay ay matakot sa tao. Kaya nga, sino bang matapang na leon na kahit tapang-tapang niyang habang wala siyang nakikitang tao ay at kapag may nakita na siyang tao, siya'y alinbang ahas ang nanonoklaw na lumantad sa tao na hinarap siya. Hindi ba't kapag alam niyang may parating gagapang na't magtatago sila? At pagkatalikod mo at saka katutuklawin, ganun din ang leon at tigre. Yan ang ugaling asal hayop kung gumaway patalikod. Subalit pakatandaan, anumang ginawang lihim at ginagawang lihim ng tao'y walang malilihim. Kaya't harapin ang katotohanan at amay kamtin. Harapin ang kanyang maganda at nasang maganda para kanino man, upang sa gayon ang kabutihan at kagandahang loob niya ay kamtin ng sino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamanihanam, nek karamanihanam, nek karamanihanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ano ang nakapagpapasigla? Tinapay ba na nakapagbibigay kabusugan wika ng tao o ang salitang banal na di kinakain at minunguya kundi ninanamnam at sinasabuhay? Buhay ba ang Diyos? Ano ang nakapagpapahaba ng buhay? Ang tuwa ba o galak? Tuwa at galak o ang galit at puot? Alam nyo pala yan eh. Hindi gawin nyo. Yamang gusto nyong humaba buhay nyo. Tama baga? Ano ang nakapagpapahaba ng kalakasan at kasiglahan ng katawan? Ang inggit selos ba o pag-ibig? Alam pala ninyong lahat yan, hindi gawin nyo. Yan ang maliwanag na tinuturan ng Ama.
Ano ba ang nakapagpaparumi ng isipan, inggit baga, selos, o ang mga layuning maganda? Alam palang lahat ito, bakit hindi yao nang piliin? Ano ang nakapagpapasigla ng kalusugan? Ang pagkain baga na kung ano-anong kinakain? O ang salitang banan? Batid na batid pala ito, bakit hindi pag-aralan at nang masumpungan ang tunay na magbibigay siglat lakas ng katauhan? Mapapalad kayo, mga minamahal ko, kung natutunan nga ninyo kung anong tinugon nyo at nasuri nyo na marapat palang unahin ito. At pag-uwi ninyo, itaglay ninyong tutok din at pagnanasaan nyong gawin. Nang sa gayon, kayo'y lumigaya sa buhay ninyong taglay. Ang may pandinig ay nakarinig. Ano ang nakapagpapainit ng ulo, ang mabuting balita, magandang balita, o ang masamang balita at pangit na balita? Alam pala ito ng tao, bakit nakapag-ngit-ngit ng mga binabalita ay patuloy pa rin pinakikinggan at lagi namang nanonood at sabi, walang yayang tao na yan. Eh maririnig ka ba nun? Eh nasa loob ng TV yung nagsasalita. At ang binabalita hindi mo man kakilala. At ni hindi mo man kaano-ano. Ang tunay na may malasakit sa kapwa niya, aalamin ang katotohanan at tuturuan ang karunungan mula sa ama kung nais niyang makapagpabuti sa kapwa-tao. Buhay bang ama? Ano ang nakapagpapatuwa, ang binibigyan ka o tinatanggihan ka? Gayon pala, bakit hindi pagbigyan ng ama nang patuloy kayong wag tanggihan sa anumang inyong kaukulang kailingan? Buhay ba nga ma? Ano ang nakakapagpasigla, nakapagpapasaya sa buhay ng tao, ang magandang pagsasama o magulong pagsasama? Batid na batid palang lahat ito, bakit kaya hindi alamin ng mga magulong pagsasama ay sila'y magpakabuti ang pagsasama nang sila'y lumigaya? May pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, sumayin niyo ang kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao. Naking mga minamahal, walang mahinang di mapalalakas, walang nagapi na di mababawi, ang lahat ng sa kanya'y ginawang gapin ng kapwa. Kapag ang ama'y kumilos, mahiwaga siyang nakagagawa. Lahat ng kanyang salita'y pagnilayan upang matanto ninyong lubos. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung pagninilayan ninyo ang ama ang bumalangkas, bumuo at gumawa ng katauhan, at wala siyang sinambit sa katawan sa mga panahon sa unang tipan at maging bagong tipan, kundi mata, buho, na mayroon ng tao, nataglay ito ng tao, isip, tainga, bibig, ngipin, dila, lalamunan, daliri, talampakan, litid, ugat, lamad, buto, laman, balat, taba, bituka, lapay, atay, bato, matris ng babae, ari ng lalaki, ari ng babae, pusod,
Yan ang taglay ng katawan. Ngunit ng panahong iyon, wala ang mga pagsusuri ngayon ng mga siyensya, mga scientist na tinatawag. Subalit wala man iyon noon, wala namang katulad ng mga sakit nyo ngayon. At walang sakit, kundi noon ang binaybay at nababaybay bukol, ketong, bulag, bingi, pipi, manhid ang katawan, paralitiko, paralisado baga, walang pandama. Pilay. At ano pa? Inaalipin ang demonyo. Inaalihan ang masamang espiritu. Subalit ngayon, marami ng uri ng karamdaman, marami ng uri ng pangsuri, ngunit di malirip ang tunay na nagbibigay buhay at di makita ang magpapahaba ng buhay. Hindi rin matuklasan kung anong pagpigil sa mga karamdaman. Ano man ang mga makinaryang nagsilabasan at pang-uri ng karamdaman, ang pagpigil sa karamdaman ay hindi matuklasan. Sa makatwid, walang makatutuklas maliban para kang isang manghuhula na gagaling ka kapag gumaling kay tama. Hindi ka gagaling pag hindi ka gumaling tama. Subalit sabihin man na ikay gagaling kapag di ka gumaling di tama ang inalang hula. Gayon lamang ang panghuhula na ang bingsa, gaganda buhay mo. Hulaan ko nga ang palad mo. Naku, magkakaasawa ka ng mabait. Dahil hindi totoo ang sinabi nagkaasawa ng masama. Ba't eka kaya ganun ang sinabi? Hindi naman pala totoong mabait ang asawa ko. Sinabi, nako, ikaw eka ay mayroong kabit na galit. Hindi eka, totoo yan. Yan ang hula. Subalit ang hula ng ama mula sa simula, mula unang tipan hanggang bagong tipan, lahat tama. Kung sino ang sa kanya'y kumikilala, kung sino ang sa kanya'y kikilala, makikilala siya at masusumpungan. Mararamdaman ang kanyang kahiwagaan, ang kanyang kadakilaan, at ang kanyang kapangyarihan ay magiging kanilang taglay kung papaano munawat makakaunawa upang maunawa nila ang kanyang mga gawa at mga salita. O taong aking mga minamahal, katotohanan, katotohanan ang saki itinuturan. Alalaumbaga, kaya may mga taong magpapasakit ng kalooban ng kapwa nila. Nagpapasakit ng kalooban ng kapwa nila. Subalit mapapasakit mo ba ang kalooban na ang damdamin ay sama? Hindi kailan pa man, kaya't sinong higit na nasasaktan? Ang nagpapasakit ng kalooban ba ng kapwa niya o ang may pagkilala sa ama na ang damdamin ay siya? Kaya nga mga minamahal ko, kung tuwir ang layon at nasa niyong huwag kayong manindim at mga saktan, damdamin ang amay inyong kamtin upang anuman ang gawang pasakit ng kapwa niyo ay di niyo maramdaman. Sapagkat ang ama ang sa inyo'y buhay na pandama. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamenihanan, nek karamenihanan. Sino ang kawawa? Ang nagpapasakit ng kalooban ng kapwa o pinasasakitan ng kalooban ng kapwa? Pakatanda ninyo, kaya nga't tinura ng Ama, maging matapang kayo. Magpakatapang kayo't magpakatalino. Matuto kayong magsuri, magnilay at magbulay upang makita nyo ang totoong espiritu at kung anong uring espiritu ang dumaratal sa inyo. Sa gayon, kung kayo'y magiging matalino sa pagsusuri, kailan may di kayo malilinlang at di kayo magagapi, sapagkat alam nyo ang amay sa katotohanan at kabanalan at siya'y taglay ang kabutihan. Kaya't kung batid ninyo na ang kapwa nyo'y hindi na tama ang ginagawa, maging ang sinasabi paninira, ito kaya'y pawang magiging ganap at marapat?
Samang dakila, ang may pandini ay nakarinig. Kaya nga't maliwanag niyang tinuran, binigyan ng panamnam pandama ang tao upang manamnam nila't madama kung sino siya. Binigyan ng kaisipan upang malirip at mapagsinip. Hatsya karamalaya. Hualaya karamaya. Nekaramaneya hanam. O aking ama na ama nila, napuspos ng liwanag at ligaya, tarok mo talastasang mga anak mo, lirip na lirip mo ang damdamin ng bawat isa. Kaya't kung papaano mo ito'y ginagawa sa iyong espiritu, upang pakilala't ipakilalang lubos ka, matantunawa ng mga anak mong sa ikikilala, upang malubos-lubos ang galak at malugod ka. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Mapapalad kayong nagiging daan ng pagkakasundo ng kapwa nyo at nagiging daan ng pagiging mabuti ng kapwa-tao. Subalit kahabag-habag kayong mga pinagdaraanan at nagiging daan ng hidwaan at alitan sapagkat daratal ang paglitis, walang nakababatid kung kailan puhukuman. Nek karameniyahanam, nek karameniyahanam, nek karameniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Mga minamahal, masaya po bang buhay? Maligaya bang buhay? Ang Diyos ang nagbibigay kasiyahan, ang Diyos ang nagbibigay kasiglahan, ang Diyos ang nagbibigay kapanatagan at kapayapaan. Napapatotohanan sa inyong mga katauhan ang pandamang ibinigay kapag siya'y buhay sa inyong kalooban, na anuman ang inyong mga pinagdaran at dinaranas sa buhay, nandyan pa rin ang kayo nakakatawang totoo, nandyan pa rin ang kayo nakatutulog ng maimbing, nandyan pa rin ang may panlasang bibig nyo at nakakain nyo ang gusto nyong kainin kung may pagkain kayo sa harapan. Sapagkat ito'y inyong nalulunok ng may masarap na pangnamnam. Subalit, tandaan ninyo, hindi lahat ng kumakain lamang ang nabubuhay. May taong hindi nakakakain, subalit nabubuhay pa rin. May tao namang kain ang kain at sinusuka lamang, ngunit buhay pa rin. Patotoo nga, hanggat hindi dumarata lang ang ganan, buhay ka pa rin, anak na nila lang. Buhay ba ang ama? May taong nagbutot balat, subalit nabuhay pa rin. Ngunit may taong malusog sa pananaw ng kapwa, na gitla ng siya'y bawian ng buhay. Hindi nga malilirip ng tao kung anong hangganan ng buhay niya, sapagkat nagmula sa alabok, magbabalik sa alabok at binigyan ng hangganan ng ama ang buhay ng bawat anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameniyahanam, nek karameniyahanam, nek karameniyahanam. Ang di lamang binigay na hangganan ng ama ang magpakabuti ang tao, ang maging mabuti siya, sapagkat habang nabubuhay sila, ang nais ng ama ay maging mabuti't makilala siya. Pagpalain kayo, mga minamahal ko. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Aba, wala ka na palang tali. Tumayo ka nga. Kumusta ka? Gumaan ba? Magaan ba? Pa-o-opera mo pa? Wala ako sasabihin sa'yo, kundi mapagtibay mo nawa ang pagtitiwala at pananalig mo sa hindi mo nakikita. Upang sa gayon, may mangyaring hiwagat himala, dapat ang tao'y magtiwala. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Minsan may tinanong akong alagad sa kanyang dinaranas.
Gusto mo ba ka akong magpa-check up? Magpasuri ka kung anong nararamdaman mo na yan? Hindi po eh, kaapo. Pinagkakatiwala ako po sa ama, bahala na po siya. Alam ko naman po. Naangking ko po, hangin lang ito. Hangin lang. Mga minamahal, sino nga ba ang gagawa nun kung may takot ka? Ngunit ang tanong, kapag po ba kayo nagpasuri at may nakita sa inyo nawawala na takot nyo? O lalong nadagdagan? Matalino ba kayo noon? Iyan ang napakatalinong tao. Sabi nila, inararamdaman ako, pasuri ko nga eka nang nawala ang takot ko. Nang magpasuri at nang nalaman, lalong nadagdagan ang takot. Lalong lumala sa takot ang kanyang sakit. Buhay ba ang ama? Ngunit, hindi kayo binabawalan. Kaya lamang, kapag nalaman ninyo kung anong sakit nyo, dapat harapin nyo. Hindi nyo dapat katakutan at hindi nyo kayo dapat natatakot. Eh, anong nagawa ng pagsusuri na yung kung natakot kayo? Di lalong napagaan ang buhay nyo, napadali, dahil walang dinulot na maganda ang pagsusuri nang lumabas ang sakit, lalong kinatakutan. Kaya dito sa dakong ito, di kayo babawalang magpasurit, magpadoktor, magpagamot at uminom ng gamot. Subalit ang sasabihin lang sa inyo at ibabawal, naway magtanto kayo at magsuri kayo at patuloy kayo nawang magmiting wag magkasala. At lahat ba ng nasuri ang sakit nang sila'y suriin at bigyan ng gamot, sila ba'y nagsigaling? Wala bang nabigo? Bakit pagdating dito, pag nabibigo kayo, marami kayong sinasabi? Samantalang di naman kayo nagbabayad, at di kayo pinagbabayad, at di naman kayo hinahanapan ng bayad. Subalit, wala man kayong kagalingan nakamtan kung ang kagalingan ng kaluluwa nyo'y nakamtan nyo, physical ay hindi man, may pakinabang pa rin kayo. Lumakas ang kaluluwa nyo, sumigla na buhay ito, pati pananalig pananampalataya nyo, siyang magsilbing ugat para kayo mapatag ang loob, mapayapa ang isip, at may sakit man kayong hindi gumagaling, kaya ninyong tanggapin. Yun ang ginagamot dito una. Pangalawa lang ang physical na katawan nyong karamdaman. Kaya't kung nagpapagamot kayo at gumagaling kayo, mababago kayo. At kapag nagbago kayo, sa di nyo namamalayan, pati karamdaman nyo'y gumagaling din. Lahat ba ng may bukol na lumalaki ay cancer? Lahat ba ng may bukol ay namatay? Tanda ninyo, kung ayaw ng amang pumutok yan, kung ayaw ng amang mamatay ka dyan, at iba ay kamamatay mo, kahit nandyan yan, hindi ka mamamatay. Subalit kahit maliit lamang, at gusto niyang iyan ang maging daan ng kamatayan mo, ikamamatay mo yan. Kaya, hindi totoo ang kwento ng tao. Subalit ang kwento ng ama'y totoo. Katulad ni Ezekias, na may bukol. Bakit ang sabi mamamatay na't ipagabili na ang kanyang mga bayan, ang kanyang sambahayan, bakit binuhay pa ng 15 taon? Yan ang ama, siyang nakapagpapahaba ng buhay, siyang bumabawi ng buhay, at siya ang nakakaalam sa buhay. Subalit hindi lahat ng namatay kayo ng kagustuhan. Kaya kapag ang namatay at nagpakamatay, ay pinatay, hindi niya yung kalooban. Kaya, may mga nagmumulto raw. Multuhin sana silang lahat. Para mapatotohanan
na kahit yung kaluluwang galit na galit sa iyo, kaya kang patayin. Kahit di mo siya nakikita, hambing siya sa kaluluwa at espiritu. Kaya, kapag may ginawa kang hindi maganda at hindi mabuti sa kapwa mo, ang budhi mo, dadalisayin ka ng Ama, yun ang papatay sa iyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya mahirap kalabanin ang budhi. Walang nakababatid niyan kung paano gablingin, pagalingin, at gamutin. Tanging ang bumuhay lang ng laman, ng katawan, at kaluluwa. Walang makapagpapagaling ng budhi at di mapapagaling ng tao ang budhi. Ang nagpapagaling ay Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya, kapag malinis ang budhi nyo, masaya kayo. Kapag marumi at maitim ang budhi nyo, laging galit at malinis kayo. Eh, nasaan po ang budhi? Eh, dukitin mo puso mo, baka nasa iyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba? Anong uri ang budhi? Nasaan ang budhi? Nasa kaliwang tenga? Nasa kaliwang mata? Tulad ng Ama na nakapapasok kahit nasa labas ka, kahit nasa loob ka, kahit nasaan ka pa, yan ang espiritu niya. Kayang pasukin ng kahit na sino pa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Puspos ba kayo? Ang Diyos lang ang puspos at ang espiritu niya ay puspos. Kaya't kung ang tao'y nasa espiritu ng katotohanan at siya'y napupuspos, nakakaunawa siya at nakakadama ng pag-ibig sa kapwa niya. Ano ang mas masarap pakiramdaman at pakinggan? Ang kabutihan at kabanalan o ang kasamaan at masama? Alam palang lahat yan, naway piliin at gawin ng nilalang. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan wala mang banal na nilalang. Nagkasalat, nagkamali lahat ang tao sa isip, sa salita at jagawa. Lalo't higit kung nalis siya. Subalit, lahat ng samay nagbabalik loob, kanyang kinukupkop at nagbabagong ganap. Nek karameniyahanam, nek karameniyahanam, nek karameniyahanam. Lagi niyong tatandaan ang tinurang maliwanag na sa banal na aklat, kaya ka mahirap at ikas, ikay isang mangmang, isang dukha upang ikay payamanin sa pang espiritual na pagyaman, na pamumuhay, na bagay, na dihawak at mahahawakan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kakulit mo eh, kapo kunching. Sigaw ka ng sigaw na totoo ba ang Diyos? Sagot kami ng sagot na amen. Amen. Oo. Kung ang mabutit, ikabubutit, makabubuti ang sasabihin, di baling kulitin ka't makulit ka. Ngunit at pasubali, kung ang masamay, huwag mong ulit-ulitin. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumayin niyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Chesa! Nagkukwento lang po ako ng konti. Nung bata po kami, chesa lang ang prutas namin at saka santol, mangga, payabas at dalanghita. Walang ubas, walang mansanas, nakakain ng peras. Panahon pa nang di alam kung ilang taon ang lumilipas. Bakit? Yan ang patotoo. Hindi ko kayong magkanta pagka wala sa pagtao lang. Pero alam niyo po ba, yawit natin. Chesa! Pow! Ang puno ng chesa ay malakit siya. Dahon pag binigtas, may
Ang tawag? May dagta siya. Kapag piniraso mo ang bunga ng tiyesa, kung bakatas din na malakit kapag hinawakan mo. Kahit na hinog na siya, malakit pa rin siya pag kinain mo. Kapag ninamnam mo'y kahit tamis niya, subalit di lahat gusto ng tao. Pagkat ang wika nilang sinasabi, halakit naman eka. Kung eka, ano ba eka ang tiyesa yan? Subalit walang alam, bitamina ng mata. At yan ang totoo, mga minamahal ko. Kaya't yan ang katotohanan sa buhay ng tao. Ayaw nila kunwari ang makakadumi sa bibig nila't labit maging sa kamay pa. Subalit ang dumi ng kalooban nila, maging kaisip ay laging ginugusto. Kaya't ang wika ng mapagmahal na ama, anong gagawin ko mga sutil na anak ko? Ginugusto kong kayo'y lahat ay mabago, inaayawan nyo mga banal na aral ko. Kaya't kung sino mang gugusto nito, mararamdaman kong ano ako. Pag-ibig ko'y tapat, wagas kanino mang tao. Kapag nadama ito'y liligaya sila. Kaya't ang wika ko, sinong may gusto? Halika, halika, halinga kayo. Lahat ng aral ko'y namnamin ninyo. Magbibigay dulot ng siglat lakas sa inyo. Pagkat kayo ay alabok tao, batid kong marupok at mahina kayo. Kaya't ang layon ko'y mapalakas ko, mapatibay ko't mapatatag kayo. Sa aral na mabuti binibigay ko, aral na mananamnam ng tao. Pagkat may isipan at pag-iisip ito, kaya't kung gugustuhin mapag-aaralan ito. Halin na kayo mga minamahal, magninay at magbulay. Magtanto na tuwiran, Diyos ang maay buhay. Hindi siya nakikita, hindi siya mahahawakan, hindi mo siya mahahagkan, subalit ika'y kanyang mayayapos. Mahahalikan ka ng tuwiran na di mo man lang madaramdam. Pagkat ang kanyang halik at yakap, tunay na sa iyong loob. Kaya't kapag siya'y iyong pinapasok, sa buo mong pagkataong nilalang, mapapatotohanan siya'y buhay na buhay, at kalingay niya sa'yo'y di napaparang. Halin na kayo mga minamahal, magnilay at magbulay. Magtanto na tuwiran, Diyos Ama ay pakinggan. Ituturo niyang mga paraan kung paano ka magiging mabuting nilalang. Ibibigay niya ang lahat ng dapat, makakamtan mo lahat ng marapat. Hindi man pagdaka ngayon ay narito na, batabatahin mo bilang anak niya. Magsikap at magsumakit ka, gawin mo ang sa kanyang aral, anak. Wika niyang maliwanag sa lahat ng dako, upang makita mo ang lahat ng tinuran. Pawang katotohanan, walang pagkabulayan, sa taong tumatanggap, sila'y nasisiyahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenea hana. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Halimbawa, mayroong kang kapatid sa iyong kagustuhan siya'y mapatuwa. Mayroong kang bagay na nasa iyo, binigay mo sa kanya nung hindi niya pinahalagahan
Maligaya ka ba? Yan din ang Espiritu ang ginagampanan sa dakong ito. Kung bigay man sa iyo ng bigay, kung ano ang nararapat at ano ang dapat, pagkatapos na ibinigay sa iyo, baliwala at di mo nalaman kung anong katotohanan. May pitakinabang ba? Wala. Kaya, ang nakikinabang at nasisihan, tuwir ang napapatotohanang Diyos ang may walang hanggan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Chesa. Nakakabukol yan. Tingnan nyo nga, hilaw pa, dilaw na, no? Madaya, ano po? Sa tao, hindi ka magkukulay dilaw. Pero magkakaroon ka ng liwanag kapag tinanggap mo'y Diyos ng kaliwanagan. Di mo man makita at di man nakikita ng kapwa mong taglay mong liwanag. Ngunit napapatotohanan sa gawa mo't salita. Buhay ba nga ma? Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, marami umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, malalim umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mahal, minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. O pamigay mo na at baka mabukulan sila. Lagi niyong tatandaan, may magagawa ang ama.
Ama. May ginagawa ang Ama. Kapag hindi ka ba pinagbigyan, ibig sabihin hindi ka mahal? Lagi niyong tatandaan, ang pananampalataya ay ginagamitan ng pagtitiwala, paniniwala, paghihintay, pagtitiis baga, pagbabata na tinatawag. Upang sa gayon mapatotohanan ang pananampalataya mo'y buhay. Sapagkat hindi ura-urada pagdaka dahil sinabi mong nananampalataya ka, eto na, ginawa na. Paano malalaman ng Ama at mapapakita niya sa iyo ang kahiwagaan niya kung agad susuko ka at paano mo namang napatotohan at napakilala sa Kanya, totoo ka sa Kanya. Kaya kung may binabata kayo, magsaya pa rin kayo. Magpasalamat kayo. Magtiwala kayo. Manalig pa rin kayo. Huwag kayong tutugot sapagkat wala na kang mang sabi ng tapampangan. Wala ka namang pupuntahan. Ala kang puntan. Ala. Ala kang puntan, mas kinoka rin. Ega na ganang puntan me. Sabi mo, mag-Diyosya ka rin. Diyosya ita. Ala ka nga kita, Diyos aliwa. Wala kang mapupunta ang ibang Diyos. Lahat ng puntan mo'y isa lang ang Diyos. Kaya lang, maraming Diyos, Diyosan. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat. Sarap. Sarap, Kende. Ha? Sarap. Relax ka lang. Kung Diyos lang po, pagdaka ura-urada si Apo Kunching, bibigay na yan, ano? Subalit, hindi eh, no? Kaya, ibigay sa Ama ang lahat. Palad kayo. Napakasimple ng inyong mga dinadala. Kaya kayong mga nag-iisip sa pera, namumblema sa pera, kahit kayo minumura na ng kapwa nyo, masdan nyo lang itong mag-asawa na ito, mawawala na yung galit nyo. Diba? Kayo pera lang problema eh, sila. Diba, aling wala kang pera? Wala lang ganito, masaya, diba? Dapat magnilay kayo. Ang gawain ito, marami kayong mapagninilayan kung kayo nagtatanto lamang. Kung kayo nagtatanto lamang at hindi ibibigay sa mag-asawang ito kung di nila kaya. Yan ang pawang katotohanan. Hindi binibigay kung di kaya. Kaya kayo, isa napakasimple lang ng inyong mga dinadala. Nagkakataas-taas pa presyo ninyo. Nagkakanda sakit pa ulo nyo. Nagkakanda salita pa kung ano-ano. Halos magalit kung pumatay sa kapwa. Minsan,
Bagay lang. Kayang itakwil ang kapwa-tao. Subalit, mapalad kayo na simpleng karamdaman ang sa inyo. Paano kaya? Wika nga maliwanag, kung ang binibigay sa inyo ay sanggatang pagkasyahin. Kung binibigay sa inyo isang salop, pagkasyahin. Pag binigay sa inyo isang kaban, mamigay. Para may makakain dun sa walang kahit kalahating gatang. Talinghaga lamang yan. Subalit kung meron kayo, dahilan kayo ng dahilan sa kapwa niyo, wala. Para lang gipitin ninyo ang kapwa ninyo, eh mangyayari sa inyo yun. Sapagkat kung paano mo sinasaktan at ginigipit ang kapwa mo, mahabang panahon, daratal din sa iyo yung buhay na gayon. Sapagkat anong silbi ng ginawang mabuti, kung pagda ka naman, pait ang gante. Buhay ba ang ama? Kaya't, magnilay kayo, malayo kasi kayo, kung malapit lang kayo, pwedeng araw-araw mabahagi ng kayo, no? Kumusta ka na? Sabi mo, mabuti po. Mabuti po. Yan. Papakabait ka. Kasi hindi ka nananalangin eh. Ha? Oh, di ba? Ano ang pangalan mo? Ha? Ano nga? Ano nga? Hindi ko na marinig. Ha? Ano? Irvin. Ikaw? Car. Si Car makulit. Si Car makulit. Oh. Sige, masakit. Kaya kung minsan, makulit lang yung anak ng bata, ng tao, halos patay na sa palo. Samantalang ang mga ito, araw-gabi na aruga, minamahal pa rin sila. Yung iba namang may anak, mababayan lang palaboy-laboy, katwiran nila, mahirap sila eh. Wala silang oras, naghahanap buhay daw, yung pala nakindarat lang sa bahay. Tao nga naman, iba't ibang dahilan, iba't ibang kasabihan ay alam. Ngunit hindi matutunan ang karunungan ng amang mahal. Na? Oh, gusta. Wala siyang diferensya dito eh. Wala silang diferensya sa puso. Talagang dito. Hilingin natin sa Ama. Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Tapat ba ang Diyos? O alin ang mas mahirap na sakit? Yung kanya o sa'yo? O, natauhan ka na ngayon. Malakas na loob mo ngayon. Masaya ka na ngayon. Sumaya ka na ngayon. Kaya nga, dapat kang masaya. Dapat kang magsaya. Sapagkat mas marami ang? Mas mabigat yung pinagdadaan. Kaya nga, tumayo ka nga. Magpakapayat ka ng konti para gumaandaan ka naman ng konti. Oh. Ano? Ano?
Hindi na ikaw ako kumakain, hindi pa rin ako pumapayat. Diba? Ikagiyak na aking puso, lumayo na sa akin. Lumayo na sa'yo. Lumayo na sa kanya. Oh. Kumusta? Maglalakad ka ba, ayaw mo? Maglalakad. Oh, sige, lakad. Oh. Dapat pinapractice mo yan. Oh, natutumba ka ba? Napapaupo ka ba? Oh, sabi mo, pag lumalakad ka noon, napapaupo ka. Tumitiklop kasi yung tuhod. Oh, tumiklop pa ba mula anong araw na yon? Sa makatwid, anong gusto mong mangyari? Tumuklip pa o dumunat na? Okay, sige, maglakad ka mag-isa. Alam kong may magagawa ang ama, yan ang buhay. Kaya kayo, kapag masama o gali, magbago na. Sapagkat hindi mo alam kung anong mangyayari sa buhay mo, di ba? Yung masyadong nagpapahalaga sa pera, sa bagay, wag na! Sapagkat, ano mo, mangyayari sa'yo kahit marami kang pera kung di ka naman makalakad. Buhay ba ang Diyos? Amen. Eh, ba't po yung mga wala na nga pera, hindi pa rin makalakad? Eh, wag sila ang tingnan mo. Ang tingnan mo, kung gusto mo magbago, gumawa ka ng mabuti. Kung gusto mong masaya, magpakasaya, tumanggap ka sa Ama. Buhay ba ang Diyos? Amen. Tsuk. Oh, kaya mo bang maglakad? Gusto mo pang lumakad? Oh, umupo ka na muna. Buhay ba ang Diyos? Nang unang araw, meron siyang ano ba tawag doon? Walker rat, yung paa mo, anong meron? Anong nandyan sa paa mo, yung tinanggal? Semento. Ay, napakasimple niyan. Tumayo ka nga. Oh, sige, lumakad ka nga. Pag ang tao'y malakas, ginagawa niya lahat ng gusto niya. Walang pigil. Di mo mapigil. Di nakikinig. Pag di niya nakaya, piniperhisyo yung mga kasama. Buhay ba ang Ama? Nandiyang ganyan. Nandiyang ganyan ang tao. No? Dahil, siyempre masarap eh. Siyempre masarap. Pero hindi inisip yung masarap na yung kung ano kapalit. No? Wala ako sinabi. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang tao, pag mabuti sinasabi mo, pag hindi gusto sinasabi mo, galit pa sa'yo. Pag naman may sinabi ka na masama, galit din sa'yo. Eh, saan ka lalagay? Doon na lang ako doon sa mabuti kahit magalit. Eh ano kung magalit ka? Basta ako hindi magalit. Tapos ang laban. Buhay ba, Ama? Ang tao kapag tinatama mo at pilosopo, sagot pa sa'yo, sino ka namang magtatama sa akin? Magaling pa ako sa'yo at matalino ako sa'yo. Kawawa ka pa. Naging tanga ka pa sa kanya. Subalit, hindi baling tanga ka sa kapwa mo, sa pananaw niya'y tanga-tanga ka. Mangmang kabaga. Tingnan mo lang matwid ang Ama't ika'y hindi mangmang sa kanya, sasaya ka pa rin anak niya. Buhay ba ang Ama? Kapag sinabi mo sa tao, ganito gawin mo, ganito gawin mo, ganito gawin mo, sino ka namang magtuturo sa akin at utusan mo ako? Yan pa ang napala mo sa pagpapakabuti mo. Subalit, nakakagalit ba
kung ikay galunin ng kapwa mo. Hindi ang nakakagalit kung ikay magkasala. Sapagkat sa kasalanan mo, ikaw ang magdurusa, hindi ang nagtatawa sa iyo. Buhay bang ama? Mga minamahal, kaya nga ang gawain ito, hindi lahat ay nagtatagal. Hindi lahat ay tumatagal dito. Hindi lahat makatatagal. Lalo na kung maramdamin, madaling masaktan at ayaw tumanggap, eh sigurado mamaya wala na. Bukas din nababalik siya. Subalit, mapapalad kayong sa sakit man ay tumanggap, sa salita may nagninilay, at ang napagtanto niyo'y ama. Sigurado pakinabang ay sa inyo. Sa lahat ba ng mahaba ng buhok, ang mahaba ba ng buhok at nagpapahaba ng buhok ay magpapakabanal? Pagpapakabanal ba mahaba ng buhok? Hindi. Subalit kung gusto ng kapwa mo'y mahaba ang buhok, anong pakialam mo? At kung kapwa mo'y gusto na may maiksi, ano rin pakialam mo? Ikaw namang mahaba ang buhok na pasukat-sukat, padamit-damit ka pang manang-manang. Konting halaga, di mo naman mapahiram ang kapwa mo, di mo mabigyan. Mamahal, maraming tao ang iba't ibang gawa. Ngunit ano man ang ginagawa at ano man ang gagawin, tandaan niyo'y walang maliliin. Kaya't kayo'y magpakabuti man din at ang amang inyo. Ginagawa ng kabutihan, hindi ang kahit na sino, sapagkat siyang nalulugod sa mabuting gawa ninyo. Buhay bang ama? Kaya't sa inyo lahat, pag-arian kayo. Sino ba eka iyan? Kaya't anuman ang taglay mo, anuman ang kakayan mo, saan ka man magtungo, at kinikilala ka man ng maraming tao, ang pagbaba at pagyukod dapat ay nasa iyo. Sapagkat hindi ka marapat magtaas ng sarili mo at walang taong dapat magtaas sa iyo maliban ang di mo nakikitang tagapagtaas ng mabuting tao. Buhay ba, ama? Mga minamahal, sumayin niyo ang kapayapaan, pag-arihan kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagala kay inyong kamtan. Abayan mo lang siya, babalik din niya sa normal. Oh, de, ayan. Ano? Pag gumagano siya, relax ka lang. Relax ka lang. Kahit yan, hindi mo yung galawin eh. Pagkatapos na makita mo, nakatawa sa'yo eh. O, di mo subukan. Buhay ba nga, ma? Yan ang patotoo. Ang utak ng tao kapag nagkasakit ito, mahirap. Mahirap. Kaya ang mga tao, inaabuso ang talino, inaabuso ang isip nito, pagkatapos pagmamagaling at ipagyayabang pa ito, kapag ito'y nagkaroon ng depresya, walang-wala na. Mga mahal, tanda ninyo, kay sarap sa piling ng espiritong banal. Pagpalain kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Ano nga bang katwiran nyo sa kapwa nyo tao kung nakapailalim kayo at wala kayong katwiran? Huwag kayong masaktan at nihihi, huwag kayong manindim magdamdam sapagkat wala man kayong katwiran sa kapwa nyo kung sa ama ay nalulugod siya sa inyo at makalulugod kayo, matuwa pa rin kayo. Pagpalain kayo. O dakilang amang mahal, puspos ng kabanalan, salita mo'y kay inam mabuti kailanman, matamasa nawa ng iyong mga anak na nilalang sa lupang ibabaw na nagnanasang ikay kamtan upang patuloy nilang malirik maunawaan yung iyong aral na pinakamainam. Sa buhay nila'y magbibigay magdudulot ng tanglaw at sa buong buhay sila'y magtatamasang tuwiran. Galak at kasiyahan ang sa'yo dulot kanino man, pag-ibig mong wagas sa kanila'y maramdaman. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Di po ako nagpapatama, ha? At wala akong pinatatamaan. Pero kung kayo natatamaan, eh bahala po kayo, wala akong alam dyan. Ano? Galit po ba kayo? Nagagalit po ba kayo?
to. Buti pa siya, no? Laging hindi nagagalit. Galit na po. Galit ka na, no? Galit na po. Gagalit ka. Kaya nga eh, binabaligtad ko yun eh. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, dapat sa'yo hindi na umuwi sa inyo para di ka nagagalit eh, no? Hey, makaupo nga uli. Bah! Meron palang tao doon. Salamat. Kumusta ka na? Anong pangalan mo? Ha? Halika nga dito. Buhay ka pala. Salamat. Buhay siya. Narinig mo siguro yung hinahanap ka kahapon kaya nagbalik ka, no? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kumusta ka na? Okay naman po. Ha? Okay ka ngayon? Kaya ka narito? Ay, bukas kaya? Tuloy-tuloy po. Ay, wala kami bukas dito. Sarado bukas. Mga minamahal, mabuti po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kung walang gawain, minamata, hinahamak, kinukot siya, pinagtatawanan, sinisiraan at nililibak ng kapwa, pwede walang nakinabang na katulad niya. Kaya, laban sa katotohanan. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pag-arian, kayong gana, pabayaan mo lang siya. Uunat din yan. Car! Oh, sabi ko sa'yo, uunat siya eh. Alam niyo po, ang isip ay napag-uutusan. Alam niyo ba yon? Di ba ang isip niyo'y napag-uutusan? Utusan mo, isip mo, susunod siya sa'yo. Alam niyo ba yon? Hindi niyo alam. Teka, upo muna ako. Oo, pag sinabi ng isip mo, pumunta ka doon, pupunta ka kapag gusto mo. Pag ayaw ng katawan mo, pwedeng lumabag, lumaban ang isip mo at ang katawan mo, hindi magtama ito. Tama ba? Pag sinabi ng isip mo, gagawin mo yon at ayaw ng katawan mo, di mo gagawin. Tama ba? Pag sinabi ng isip mo, kakainin mo yon, ayaw naman ang bibig mo at ayaw ng katawan mo, di mo makakain. Uy, ba't hindi tutulan yung hindi maganda? Bakit pinananaig kahit hindi maganda at mangit na itanggap pa ng tanggap, sunod pa ng sunod? Buhay ba ang Ama? Ay, galit ka ba po, Kunching? Hindi po. Hindi ko alam ba't gumaganon. Eh, ganito po ba ang gusto niyo salita? Ang isip niyo na utusan. Ganon po ba? Naiisip niyo po ba yun? Alam niyo po, pag nakikinig ako ng mensahe at yung boses ko eh, sabi ko, ay, Diyos ko, baka po Panginoon may nagagalit para pong galit yung boses ko eh. Constancia, hindi mo boses yan. Ganyan ba eh, kaya ikaw magsalita? Ay, kung puno, wala naman akong talino. Kaya kung galit po kayo, eh, bahala kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? May tanong po ba kayo? May tatanong kayo? Wala kayong tatanong? Wala rin akong tanong? Hindi tayo magtatanungan? Umuwi na po tayo. Buhay po ba ang Diyos? Oh, masaya ba kayo? May sakit ba kayo? Ay, salamat naman po, Panginoon. Wala na silang sakit. Masaya ba kayo? May pera na kayo? Ay, Panginoon, sabi nila meron, wala naman yung iba rito. Salamat naman po at may pera kayo lahat. Tandaan po ninyo, ang pera ugat ng pagkakasala at ugat din ng pagpapakabuti kung magkamisan. Pag ang pera ginamit mo sa mabuti, bubuti ka. Pag ang pera ginamit mo sa masama, masama ka. Kaya sa isip lahat yan nagmumula. Alin ang mahalaga sa'yo? Pera kaluluwa. Salamat naman sa nagpapahalaga sa kaluluwa at di sa pera. Mabubuhay ka ba nang walang pera? O hindi. Walang mabubuhay nang may walang mabubuhay na walang pera. Kailangan ng pera. Kahit pinakamahirap ka, kailangan mong pera. Kaya lang,
huwag kang maging masama dahil sa pera. Buhay ba, Ama? Sinong may gustong walang pera? Sinungaling ka kapag sinabi mong ayaw mo ng pera. Subalit, gusto mo man ang pera, huwag kang maging walang hiyang anak ng ama. Buhay ba, Ama? Sino ang magtatakwil sa pera? Wala nang sumagot sapagkat walang magtatakwil sa pera. Subalit, kung ang perang naging dahilan ng iyong pagkakasala at pagkakamali at pagiging masama, di baling itakwil mo yan, wag lang ang nagmamahal sa iyong kapwa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumayin niyong kapayapaan, pag-arian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Wala kayong itatanong, hindi kayo magtatanong, wala rin akong tanong, hindi ako magtatanong, kaya't ang aking sasabihin, tayo na sa Antipolo. Magsiwi na po tayo. May gawain po mamaya. Mabait po kayo, no? Ha? May gawain mamaya? Wala? Di ba Sabado ngayon? May gawain tayo, di ba? Kaya dahil may gawain kami, may tuto pa rin pa kami mamaya, mabait kayo, no po? Sabi niyo, wala na kayo sakit. Ah, may sakit pa! Sa isip yan! Sa isip lamang ang sakit ninyong nararamdaman. Kaya't sa isip nyo'y ganap na ipara upang ang inyong karamdaman sa inyo ay maging ganap na makalimutan. Maramdamay kagalingan. Kaya't pasubali ko sa inyo mga minamahal. Ang bawat araw nyo ay gawin nyong mainam. Pag-ahari na mama sa inyo ay kamtin at kailanman hindi kayo maninimdin. Patuloy na sa inyo'y pagnilayan at bulayin. Ang aral ng Ama sa inyo'y magbibigay buhay at tuwirang sa inyo'y isabuhay at gawin niyong mainap na ito'y tuptin, kayo'y masisiyahan. Katotohanan lamang ang sa akin tinuturan. Lahat kayo'y magnilay at magbulay. Walang hindi kayo makakamtan, walang hindi mapagtatagumpayan sa hirap man ang buhay kung ama'y inyong kakamtin. Kayong lahat ay kanya minamahal. Nekaramenayahana, nekaramenayahana, nekaramenayahana. Sige, lakad.